Good morning, magandang umagandang umaga po sa inyo lahat. Happy Sunday, maligayang araw ng linggo ng pagsamba. At maraming salamat po at sinamahan niyo muli kami sa araw na to. For this Sunday, we will talk about Jesus the Generous, choosing a life of overflow. Ano po ba yung values to be on about generosity na dapat natin maintindihan na dapat isabuhay natin kagaya ng ginawa ng ating Panginoon. Pag-usapan po natin yung magandang sinulat ni Paul doon sa mga taga-Philippi, no, sa chapter 4. So simulan natin siya sa verse 4. Let's open our Bibles and our electronic Bibles. Turn on na natin. Sabi dito, "Rejoice in the Lord always. I will say it again. Rejoice." Ibig sabihin po yan, no? At kumbaga, ina-highlight ni Paul, maging magalak daw tayo, maging magalak. Magkaroon ng galak sa Panginoon sa Tagalog. Jump po tayo sa verse 14 sa sulat niya. Kasi sinulatan niya yung mga taga-Philippi at nagpapasalamat siya at nag-i-encourage siya at the same time. Sabi sa verse 14, "Even so, you have done well to share, no, with me in my present difficulty." No? Kahit na sa ano pa man yung nangyayari, binigyan niyo pa rin ako. Nag-share pa rin kayo ng blessings niyo, no, sa gitna ng aking mga paghihirap. In verse 15, "As you know, kayo, mga Philippians, taga-Philippos, were the only ones who gave me financial help when I first brought you the good news and then traveled on from Macedonia." Yung Macedonia po, yun po yung capital ng Philippi. "No other church did this," sabi ni Paul. Verse 16, "Even when I was in Thessalonica," in Thessalonica po, katabi naman ng Philippi, "but you sent help more than once." Nagpadala pa rin kayo, no, ng higit sa isang beses. Ha? "I don't say this," in verse 17, "because I want a gift from you." Well, hindi ko ito sinasabi dahil nagpapalapad ako ng papel, dahil gusto ako sa inyo, or humihiling ako sa inyo, or makikinabang ako sa inyo. "Rather, I want you to receive a reward for your kindness." Kasi merong reward. Yun ang gusto kong matanggap nyo. Hindi ito highlighted kung ano yung marinisip ko, sabi ni Paul. In verse 18, "I have received full payment and have more than enough. I am amply supplied. Now that I have received from Epaphroditus the gifts you sent," nako, sobra-sobra ang natanggap ko sa pamamagitan ni Epaphroditus, no? Yung mga gifts na binigay niya sa akin, sobra-sobra. Na-receive ko na, sabi niya. So, in-acknowledge niya. Sabi niya, "Itong mga na-receive ko na to, they are fragrant offering." No, a fragrant offering, mabango. An acceptable sacrifice, pleasing to God. Wow, ganda na pagka-describe ni Paul. Sabi niya, "Eto na yung reward. And my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus." Wow. So verse 20, sabi niya, "Now all glory to God our Father forever and ever. Amen." So sabi niya, lahat na itong mga bigayan na ito, palitan ng pabor, no? Yung kindness niyo mga Philippians, yung blessed heart ko, yung aking kasipagan sa pagmi-ministry, lahat to, all glory to God. Hindi glory to Paul, hindi glory to the people of Philippi, all glory to God. Yun ang maganda kay Paul, eh. Galing niya mag-acknowledge sa Panginoon. Tapos may mga final greetings pa siya. No? So verse 21, sabi niya, "Give my regards nga pala, no? My greetings to each of God's holy people." No? Sa lahat ng Kristiyano, all who belong to Christ Jesus, lahat ng mga believers, the brothers who are with me, sending you their greetings. Yung mga kasama ko nga pala dito, nagpapa-shout out sa inyo. Kamusta daw kayo? Hi, hello. "And all the rest of God's people send you greetings too. No? Especially those in Caesar's household. May the grace of the Lord Jesus Christ be with your spirit." Nako, sino ba yung mga nasa Caesar's household?
Alam niyo naman, ang Israel ay under ng Roman Empire, no? Under ni Emperor Caesar. At may mga nagtatrabahong mga Kristiyano, mga believers doon sa Caesar's Palace. These persons in the Emperor's Palace would be employed in every conceivable capacity as household servants, cooks, bathmen, gardeners, grooms, keepers, porters, doorkeepers, messengers, secretaries, teachers, librarians, architects, amanuenses, carpenters, shoemakers, and in all other forms of service, aka also known as, in our cultural setting, OFW yung mga yan. No? At nagtatrabaho kay King Caesar or Emperor Caesar. Of course, they were not all slaves. There was a very large number of free men. So, yun yung binabati ni Paul dito na especially those in Caesar's household. So, meron mga Christians doon. Sabi po sa Psalm 100 verse 2, serve the Lord with gladness. Come before His presence with singing. Gladness. Parang may connection yan. When you serve the Lord, kailangan masaya ka. Sabi ni Paul, rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Eh, sabi rin niya ni Senator Enrile, gusto ko, happy ka. Tingnan mo yung katabi mo, bulungan mo, sabihin mo sa kanya, ikaw rin, gusto ko, happy ka. Kasi ang gusto ng Diyos, happy ka. Happy tayong lahat. O kasi binanggit na eh, no? We need to rejoice in the Lord always. We need to serve the Lord in gladness. So dapat happy tayo. Teka lang. If God wants you to be joyful, eh teka, what does it tells you about our God? Diba? So is He a happy God? Nako, alam niyo, lumaki ako. May konsepto ko na ang Diyos ay poker face. No? Eh, ang konsepto ko ng Diyos, habang lumalaki ako, balbasarado siya, maputi yung buhok, gray hair, tapos nasa ibabaw ng ulap, tapos nakaganon. No? At nililista niya yung kanyang yung mali natin, nililista niya yung tama natin. Tapos may idea pa ako na lagi siya nakasimango. Parang ang tapang-tapang niya. Kaya naman, meron din ako idea noon na I don't wanna go to church. Kasi for me, church is boring. Kasi parang boring yung itsura ng Diyos na napipicture ko. Pero simula na nagbasa ako ng Biblia, na iba yung aking pananaw, yung aking perspective, yung aking pagkakakilala, na iba yung aking how I perceive God, how I, paano ko siya na-visualize. No? According sa Biblia, He's a joyful and very loving God. According sa Bible, Jesus is happy because He is generous. Gaano ka-generous si Jesus? Kasi sabi sa Bible, God loves a cheerful giver. Alam niyo, maganda sa Diyos, isang karakter niya, bago niya sabihin, ginawa niya muna. No, siyempre, generous siya, cheerful giver siya. So bago niya iutos, ginawa niya muna. Napaka-cheerful giver niya. Kaya remember, ang ginawa niya yung buong mundo. Napaka-cheerful giver niya. Kaya remember, pagising natin sa umaga, no, meron pa tayong hininga. Yung araw-araw, maya't-maya, minuminuto, sigusigundong nilalanggap natin na hangin, bigay niya yan. Yung pagkain na kinakain natin, yung tubig, everything, food, shelter, clothing, pati panload na cellphone mo, bigay niya yan. Ganon siya ka-generous. Ganon siya kapait. Kaya pag-uusapan natin about Jesus the generous sa umaga na to. Sa balikan natin, no, sabi sa verse 19, and my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. Ano ibig sabihin? Alam niyo ang context ng Philippians 4:19. Eh, si yung mga taga Philippia, yung mga taga Philippi, yung mga Philippians, nagbigay kay Paul. No, Paul, ito yung pangangailangan mo para sa ministry natin, para dumaganap pa yung salita ng Diyos. Okay? Blessed sila. Alam niyo kung bakit? Blessed yung heart nila.
Kasi nagbigay sila eh. Hindi lang yun. Ang sagot ni Paul, and my God, sabi ni Paul, will meet all your needs according to the riches of His glory. Kaya sila blessed. Okay? May kapalit yun. Meron yung kindness sila, merong reward. Number two, si Paul na recipient. Blessed din. Kasi hindi na siya mahihirapan na magkalap pa ng pera para sa ministeryo niya. No? Blessed siya kasi na-bless yung heart niya dahil yung mga tinuruan niya natuto. Natutong magbigay, alam yung concept ng giving, alam yung concept ng tithes and offering. Hindi lang yun. Sa bandang huli, sabi ni Paul, all glory to God. Kasi si Lord mismo, siya yung nag-orchestrate ng lahat ng to. Tinuruan niya si Paul, tinuruan ni Paul yung mga taga-Philippi na bless yung puso niya kasi alam niya yung motibo ng mga puso na to. Gusto lang nilang mapalaganap yung pag-ibig ng Diyos sa buong mundo. At imagine nyo, maliit na amount na binigay ng taga-Philippi, ang resulta ni Paul, he made a dent in the universe. Imagine nyo, kasama ng ibang apostles, no? Hanggang sa ating mga Gentile nakarating ang salvation, fast forward 2020, halos lahat ng teachings, no? Na itinuturo ng mga pastor, ng mga pare, ng mga mangangaral, ay mga teachings ni Paul. Na kumbaga legendary at classics, no? Classic at kumbaga ito ay bunga ng mga tulong na binigay ng mga taga-Philippi. Alam niyo, it was at Stanford University where Hoover met Ignazi Paderewski, who in 1919 became the first prime minister of the Republic of Poland. In 1892, the impoverished geology student arranged a piano recital for the world-renowned musician. Unfortunately, si Hoover was neither able to meet Paderewski's fee nor pay expenses. Kaya naman, si Paderewski generously covered, he generously covered the cost of the event, and their enduring friendship inspired Hoover to understand the Polish people and their passion for independence. Yo, itong dalawang magkaibigan na to later worked together to save a people ravaged by war and foreign domination and preserve Polish sovereignty. Paano nangyari yun? Paano yun nasinave itong mga tao na to? Inagsimula lang sa isang recital ng piano. Sa maliit na pabor na pinigay ni Paderewski, naging magkaibigan sila ni Hoover, na naging si Herbert Hoover naging 31st U.S. President at tumanaw ng utang na loob sa kanyang kaibigan, hindi lang naapektuhan ang kaibigan niya. Ito yung sinasabing blessing. The entire Poland nakareceive ng tulong sa U.S. dahil nga presidente si Herbert Hoover. You will never know, kapatid, the extent of giving. That's true. Kasi giving is a blessing. Sabihin mo sa katabi mo, giving is a blessing. Bakit blessed ang giver? At paano naging blessed ang giver? Kasi nga, sabi ni Paul, I want you to receive a reward for your kindness. Okay? He's not after sa gift ng giver. He's after yung giver makareceive ng reward. Imagine niyo yung na-receive na reward ni Paderewski, pati ng entire Poland, from Herbert Hoover, who became the president, 31st president of the U.S. Imagine niyo yung na-receive na reward natin dahil sa tulong ng mga taga-Philippi na karating sa atin. Yung teaching ni Paul, nakarating sa maraming tao, yung salvation. No, dahil sa simpleng tulong ng taga-Philippi. So, you'll never know eh. You will never know the extent of giving. Kasi giving is a blessing. Sometimes people manipulate people to get something. Saan naman ako hanga kay paring Paul? Ano yung sabi ni Paul? I don't say this
because I want a gift from you. No, kayo mga taga-Pilipos, hindi ko sinasabi to, hindi ko kayo ini-encourage, hindi ako nagpapasalamat dahil gusto ko ng gift sa inyo. Pero sa totoo lang, gusto ko kayong matuto. Gusto ko kayong makareceive ng reward. Ng reward mula sa Panginoon. Naalala ko tuloy, isang pastor na nagkwento about sa piso at swelas ng sapatos. Ang sabi niya, alam niyo, ang hirap maging pastor kasi simula na naging pastor ako, ang nipis na ng swelas ng sapatos ko. Sa nipis ng swelas ng sapatos ko, kapag ako'y nakaapak ng piso, makakapa na akin paa kung ito ba ay tao o ibon. No? He's trying to make an appeal sa emotion ng kanyang mga listeners na give your money to the ministry so that I can buy a new shoes. That's how you do it. You need to understand yung principle ni Paul. No? Ang sinasabi niya, I don't say this because I want a gift from you. You need to understand, as preachers, as pastors, as church leaders, we're not here for the money. We are here for the love of God. We are here, we need to teach our people, not for them to give at para tayo ang makinabang, but we want them to give because of yung essence ng obedience at makareceive sila ng gift sa Panginoon. Alam niyo, medyo kakaiba talaga ang usaping Kingdom of God. Eh. Sa Kingdom of God, if you want to be the first, you need to be the last. If you want to receive, you need to give. If you want to be a leader, you need to serve. And if you want to live, you need to die first. Here's the thing. You cannot outgive God. Okay? Paano ma-outgive ang isang Diyos na maker, creator of heaven and earth? Imposible. Even mathematics susuko sa principle ng Kingdom of God. Bakit? Kasi sa mathematics, hindi na mag-make sense. No, kahit kumuha ka ng accountant mo, pag binigay mo yung inyong income statement sa kanya, sasabihin niya, oh, stop releasing money on this, stop releasing on money on this, kasi kakapusin ka o hulahin ka. Sa Diyos, iba yung economics niya. Sasabihin niya palagi sa'yo, start releasing, start releasing, start releasing, so that I can give you more than you can imagine. I mean, the Lord is not after the gift. No. He is after the obedience of the heart. Obedience ng mga puso natin. At after siya, in showering the giver, no, ikaw yun, with unimaginable blessings. Alala ko tuloy yung isang kwento ng isang Bible study group. Doon sa Bible study group, may bagong kasal, bagong bili yung bahay nila, bago yung baby nila, kapapanganak lang. Ang problema, nagkaroon ng problema yung lalaki, nakulong siya. Sa Bible study group, merong, kasi puro Amerikano yung Bible study group, merong Pilipino na, alam niyo naman tayo mga Pinoy kasi, kumbaga, sensitive tayo sa mga ganyan na parang, second nature na natin na, oh, kawawa naman, nakulong yung asawa niya, tapos, alam mo yan, may bago siyang baby, wala silang income. So, ginawa ng Pilipino, nagbigay siya ng $50 doon sa babae, no? Tsaka doon sa bata. Tapos, pinilan nila ng diaper, yung bata. No, yung Bible study group leader na Amerikano, tinawag niya yung Pilipino. Sabi niya, halika dito. Sabi niya, alam mo, ngayon ako nakakita na binasa ko sa Bible, nakita ko siya in true to life. Kasi nabasa ko sa Bible, sabi niya, na wag daw ipaalam sa kanan, sa kaliwa, kung ano ginawa ng kaliwa, yung ginawa ng kanan. No, kumbaga, if you will help people, do it secretly. At yung tatay mo sa langit na nakakaalam ng ginawa.
Pero alam mo, blessed na blessed ako sa ginawa mo, sabi ng Bible study group leader. At ang negosyo kasi noon, talyer. Mas madami siyang sasakyan doon sa kanyang garahe. So tinawag niya yung Pilipino, sabi niya, halika dito. Kung ikaw ang tatanungin ko, kung magdadrive ka ng sasakyan ngayon, anong idadrive mo dyan? Yung sedan, yung minivan, yung motor, o yung truck? Sabi ng Pinoy, alam mo, I'm a truck person. No? Masarap i-drive yung truck na yan. Sabi niya, yung Silverado. Alam niyo, yung group leader pumanik doon sa kanyang kwarto at bumaba uli doon sa garahe. May dadalang pink slip, pinirmahan niya. Sabi niya, kapatid, sa'yo na yan. Dahil blessed na blessed ako sa'yo, na-bless ang Panginoon sa'yo, binibigay. Sabi, kinausap ako ng Panginoon, ang sabi ng Panginoon, ibigay ko sa'yo yan. Ano ba po una ng Pinoy na yon? $50. At saka, diaper. It's not about the giving. It's the heart. Ano binigay sa kanya? More than he can imagine. Imagine nyo. Hindi mo talaga matatawaran kapag gumanti na ang Panginoon sa busilak kong puso. Alam nyo, mapunta tayo sa tithing. In tithes daw, sa Hebrew, ibig sabihin niya 10%. Sa Chinese, 10%. Sa Tagalog, ang tawag dyan, ikabo. Yung iba, pag in English na, ang tawag na nila tithe. No, sumisikip na. Sumisikip na yung hawak. No, sumisikip na yung hawak. Ano ibig sabihin? Alam nyo, we don't give because we are greedy. Sa totoo lang. It's because we don't understand. We don't give dahil sa greedy tayo. No? We don't give kasi sa totoo lang, hindi natin naiintindihan. Kaya nga, responsibilidad ng mga pastor ng simbahan na ipaliwanag anong ibig sabihin ng tithing. Hindi naman ibig sabihin na nagpapaliwanag ka ay nangihingi ka na. No? Sabi nga ni Paul, he's not after the gift. No? He's after doon sa blessing na marireceive ng giver. No? Ang problema kasi we always practice tithing daw kaysa sa tithing. So, bahala na kayong umintindi na. Alam nyo, when the loss of his father and brothers to tuberculosis left him with a large inheritance. Itong si Crowell, no, he could easily have had a life of luxury, but instead he chose to work hard. Yeah. His life changed when he heard Dwight L. Moody speak. Sabi ni Dwight L. Moody, do you ever think big things for God? This is a classic pastor who's not asking for money. He is teaching people about, no, about giving, how to live their life, no, how to be generous Christians. Sabi ni Dwight Moody, do you ever think big things for God? The world has yet to see what God can do with and for and through and in a man who is fully and wholly consecrated to him. Bumaon to sa puso ni Crowell. Ayan si sinabi ni Dwight L. Moody. This resonated with Crowell. Sabi niya, nag-pray siya, Lord, by your grace and with the help of the Holy Spirit, I'll be that man. No? Sabi niya, I cannot be a preacher, but I can be a good businessman. Diyan po ako magaling, Lord. God, if you will let me, make me money. No, if you will let me make me money, Lord, I will use it in your service. Si Henry Parsons Crowell, siya po yung founder ng Quaker Oats or Quaker Oats. As the founder of Quaker Oats Company, Henry Parsons Crowell helped guide the eating habits of Americans and in the process helped to create new methods of marketing and merchandising. Crowell spent much of his life in business and philanthropy. For 40 years, he was the chairman of the board of trustees of the Moody Bible Institute. Sounds familiar.
The Henry Parsons Crowell and Susan Coleman Crowell Trust carefully states that the purpose of their personal trust is to fund the teaching and active extension of the doctrines of the evangelical Christianity. Ibig sabihin po, pera nila, kayamanan nila, gagamitin sa pagpapalawak ng salita ng Diyos. No. Don't get me wrong. Ano ba ang key sa success? Pag nag-tides pa ako, pupuhos na yung pagpapalaan ng Diyos. Maaari, pero may co-ingredient yan. Dapat ang key to success bilang Kristiyano, bilang believer, need to work hard. Work hard. Work hard. As in, hindi lahat nakukuha overnight. You need to be honest. In all your dealings, dapat honest ka. Kid sa lahat, need to honor the Lord with your first fruits. Naintindihan mo yan, kapatid. Maintindihan mo. At malalasap mo ang success na dinanas ng kapwa mo mga Kristiyano. Who else practiced the inverted tithing? No? Kagaya ni Henry Crowell, si Rick Warren. He gives the 90% of his earnings sa binenta, sa nabenta niya din sa purpose-driven life book niya. He just took the 10%, pero malaki pa rin yan, 10% na yan. And si William Colgate, familiar naman niya abilito, yung yari na Colgate, no? James Cash Penny. Ito yung may-ari nung JCPenney department store. Si David Green, no, founder and CEO of Hobby and Lobby. At ikaw, simpleng servant ng Diyos, pwede kang mag-practice ng inverted tithing. Ibig sabihin, mas mataas yung tithes mo kesa doon sa 10%. Posible yun. Kasi may nagtanong nga sa akin ano yan? Pastor, saan ba dapat ako mag-tithes? Sa net or sa gross? No? Eh, syempre, classic sagot ng lahat ng pastor. Saan mo ba gusto mong i-bless? Sa net or sa gross? Alam niyo, kilala niyo ba yung the US first billionaire? No? Lolo ko to eh. Si Lolo. Alam niyo, madali na maging billionaire ngayon. Madami ng billionaire ngayon sa Pilipinas. No? Kasi peso yun eh. Pero marami na rin billionaire na dollars, no? Sa panahon ngayon. Pero yung kauna-una maging billionaire ka sa panahon na napakaliit pa ng value ng pera, big time yun. No? Big achievement yun. Sabi ni J.D. Rockefeller Sr., if I had not tithed the first dollar I made, I would not have tithed the first $1 million I made. Tell your leaders to train the children to tithe. They will grow up to be faithful stewards of the Lord. Yan. Lolo, si Lolo dyan. Ang bigat. Kundi daw siya natutong mag-tithe sa piso o sa isang dolyar, hindi siya matututong mag-tithe sa isang million. It's not the amount. It's the proper proportion. Parang ano yan eh, isang kilong bakal at isang kilong bulak. Ano ang mas mabigat? Parehas lang naman isang kilo yun eh. Kung ako, kumita ng 10 piso, nag-tights ng piso, it's the proportion. Kung kumita yung isa ng 100 piso, nag-tights ng 10 piso, it's the proportion. It's not the amount. Sabi po sa Acts 20:35, in all things, I have shown you that by working hard in this way, we must help the weak and remember the words of the Lord Jesus. How he himself said, it's more blessed to give than to receive. Right? It's more blessed to give than to receive. Helping the weak. Mag-share. Magbigay. Mabuti pa daw ang magbigay kesa makatanggap. Ibig sabihin, kung ikaw nagbibigay, sobra ka. Kung nakakatanggap ka, yeah, masarap makatanggap.
Pero di ba mas masarap kung sobra-sobra na ikaw yung nagbibigay? Di ba? Applicable nga rin yan kahit sa boxing. You know? Better to give than to receive. Alam niyo, you must realize everything you have does not belong to you. You are only a manager. No? You are only a steward. Lahat ng family mo, talent mo, wealth mo, etc., the capacity, the capability of earning money, lahat yan galing sa Diyos. Every spending, alam mo ba, no? Every spending decision is a spiritual decision. It's a form of worship. Kahit na yung iyong credit score, dapat ang credit score mo lagi maayos kasi these are all spiritual decision. Huwag tayong basta bili ng bili kung di naman kailangan. Na lahat ng gagamitin natin, gagastin natin, tanungin natin ang Panginoon. Ito po ba ay wise bago natin gamitin? Kasi alam nyo, you don't bring nothing after you die. Naked you came, naked you will go. Wala rin kayong dadalhin. Kaya dapat natin tandaan, giving is pleasing the greatest giver. At yun ang ating Panginoon. Balikan lang natin ano, sa Philippians 18, verse 18. Sabi niya, pinanggit niya, the gifts you sent, no? Through Epaphroditus, they are fragrant offering, an acceptable sacrifice, pleasing to God. Fragrant aroma, acceptable, pleasing to God. Ibig sabihin po, your giving is an act of worship. Baka akala natin pag pumunta tayo ng church every Sunday, nakapag-worship na ako. Kasi kumanta na ako ng praise and worship. Nakapag-worship na ako. Kasi nakapakinig na ako ng preaching ni pastor. Alam niyo, may isa pang worship. And that is tithes and offering. Giving is an act of worship. Sabi sa Proverbs 3, 9-10, honor the Lord with thy substance and with the first fruits of all thine increase. So shall thy barns be filled with plenty and thy presses shall burst out with new wine. And you, I learned my tithing from my wife during our first year of our marriage. And she always give the 10% of my salary to our church. And I always question her, no? And we will always debate on this matter. Honestly, I was very unhappy. Hindi ako cheerful giver. Because 10%, huge amount din eh. Kasi ako lang yung nag-work. Nagsisimula pa lang kami. So pag tinanggal mo pa ng 10%, medyo mabigat na yun. So unhappy ako. Hindi ako cheerful giver. Then nabasa ko to. And then nakasalamuha ko to. And then naintindihan ko to. At ang ginawa ko, inaral ko, nakinig ako ng mga preaching, nagtanong ako sa mga kaibigan kong pastor, at naintindihan ko. Sabi sa 2 Corinthians 9:7-8, so let each one give as he purposes in his heart, not grudgingly, di napipilitan lang at nagmamaktol, or of necessity, for God loves a cheerful giver. Verse 8, and God is able to make all grace abound toward you, that you, always having all sufficiency in all things, may have an abundance for every good work. Ang nakilala ko to, binago ng Panginoon yung puso ko. Dati, unhappy giver ako. I was an ordinary employee, kahit kalabaw, madalas ako magkasakit, madalas ako inuubo, madalas ako nilalagnat. Dami kong problema sa trabaho, dami kong problema palagi sa finances. No? And then, binago ng Lord yung puso ko. No? Sinubukan ko siya. No? Naging cheerful giver ako. Alam niyo, I became a manager in a company. And then, naging owner ako ng my own little company. Tapos, mas naging healthy ako. And then, naging na-lessen yung problem ko. Kaya, ang challenge sa akin ng Panginoon,
Na-experience mo na, Jeff, maging unhappy giver. Na-experience mo, Jeff, yung maging cheerful giver. Now you choose kung anong gusto mo. May patupad sa buhay mo. Alam nyo, reading ko lang, the Lord is not after the gift. He is after the obedience of the heart and the showering yung giver with unimaginable blessings. Alam niyo, sa church, we don't pass the offering basket. We don't want people to be forced to give. We want people to stand and give with a cheerful heart. The thing is, you can give without loving God. That's possible. But you cannot love God without giving. That's very true. Alam niyo, I'm sure familiar kayo sa thermometer. Ang thermometer is a device that measures a temperature, syempre. Ang thermostat naman, it simply controls, used to regulate temperature in heating system. You can set the preferred temperature and the thermostat works to keep your room or boiler at this desired level. If the home starts to drop in temperature, a thermostat switches the heating on to warm it up. So ano ibig sabihin? Giving is like a thermometer. It measures your faith and love to God. Giving is also like a thermostat. As you give, your faith will grow. Nag-a-adjust ang faith mo. Lumalago ka. Alam nyo, generous people are happy people. Tingnan nyo, yung mga mapagbigay, sila yung happy people. Diba? Pansinin nyo rin, mga madamot are grumpy. No? Mainitin ang ulo, complaining, sad people. Diba? Halimbawa, sa pandemic, yung mahiling magbigay, yung mahiling mag-share, diba? Sila yung masasaya kahit pagod na. Yung mga frontliners, mga generous people yan, masasaya ang puso niyan. Sino yung mga grumpy? Diba? Sinasabihan na tumigil sa bahay. Yung pa yung mga malulungkot, masasungit, complain. Diba? Laging umaangal na ano yung matatanggap ko? Ay, yung mga frontliners, yung mga ibang tao na mapagbigay, ang iniisip nila, ano yung mabibigay ko? Pansinin niyo po sa dalawang yan. Isang masaya, isang malungkot. Pili po kayo ng side. Anong gusto niyo i-practice sa buhay? Alam niyo, Jesus talked more about money than prayers. 500 verses pertaining to faith and prayers. Pero 2,000 verses about money, wealth, and giving. Bakit? Eh kasi nga po, karibal niya kasi sa pagiging master ang money. Kaya madalas niya ituro ito. Kaya ang gusto niya, yung puso mo maging obedient para mabago. O hindi mo sambahin ang pera. Alala ko nga ang mga pastor, may tinatawag na pastor's ex-deal. Alam niyo ba yung pastor's ex-deal? Ang pastor's ex-deal, parang pastor, imbitahan mo nga ako sa church mo at magtuturo ako ng tithes and offering. Tuturo ako na about giving, about generosity. Tapos, punta ka sa church ko, invite kita. Ikaw naman magturo sa church ko kasi nahiya ako eh. Alam niyo, para sa akin, maling mentalidad doon. Kasi para sa akin, bilang pastor, responsibilidad ko na turuan ang aking flock na mag-tithes and offering, na mag-give, magbigay sa Panginoon. Una-una, hindi naman sila nagbibigay sa pastor. Dahil una-una, hindi naman napupunta sa pastor yung pera. Pangalawa, niwala nga kaming access sa pera. No? Meron kasing treasurer ang mga churches. Unless na lang mga fly-by-night churches na ang pastor, ang chairman of the board, ang treasurer yung asawa niya. Kaya kontrolado nila yung pera. Anyway, may ex-deal na tinatawag. No? Para sa akin,
kapag ka hindi mo tinuruan yung flock mo ng tithes and offering, it is like robbing them the opportunity to be blessed. Kasi kanina, di ba, alinaw na sinabi ni Paul na I'm not after this a gift. I'm not after na nabigyan niyo ako. I am after na ma-receive niyo yung reward. Dapat, kung mahal talaga natin yung flock natin, huwag natin silang irab yung opportunity na ma-receive nila yung reward. Sa pagbibigay, dapat tandaan natin yung 3 P's. Hindi 4 P's. Sa social amelioration lang yun sa Pilipinas. Ito, 3 P's. 3 P's in giving. Dapat kung magbibigay ka purposely, alam ng puso mo bakit ka nagbibigay. Kung hindi mo naiintindihan, nako, huwag ka magbigay. Kasi hindi mo nga naiintindihan. Okay? Pero meron naman kasi mga tao, hindi nila naiintindihan, pero by faith, no? At sa pananampalataya nila sa Diyos, para mas maintindihan nila, they give. And then eventually, they understand. Kagaya ng sinubukan ko. Pero, purposely, dapat alam mo yung ginagawa mo. Alam mo yung reason ba't ka nagbibigay. Para yung mga taga-Filipay, alam nila na pag nagbigay ako kay Paul, lalagana pa salita ng Diyos. Dahil masipag to si Paul. Masarap tumaya dito. So, kumbaga, purposely, no? Alam nila kung bakit sila nagbibigay. Pangalawa, proportionately. Pag magbibigay ka, naayon doon sa kita mo. Naayon doon sa blessings mo. So, halimbawa, Lord, yung kapitbahay ko kumita ng 10 pesos. Nagbigay siya ng 1 peso kasi yung 10%. O, ako naman, kumita ako ng 1,000 pesos. Ang gagawin ko naman, dodoblihin ko, no? Yung binigay niyang 1 peso, gagawin ko 2 pesos. Sa tingin niyo ba, proportionately yun. Lagi nakatingin ang Panginoon sa puso natin, sa motibo, hindi sa mga. At progressively, kung magbibigay tayo, progressively, no? Naayon sa paglago natin, naayon, kumbaga consistently, at kumbaga dire-diretso, 3 P's in giving. Here's my challenge sa alala ko. Using yung 3 P's, sabi ko, china-challenge ko kayo. Di pinaliwanag ko sa church dati. That was 2014 yata. No? 3 P's in giving. Pinaliwanag ko sa church. Ano ibig sabihin nito? Using 3 P's, no? I challenged the entire church, no? When I was a senior pastor in 2014. Yung board, they backed me up on this. No? Binakta pa nila ako. Sabi ko doon sa challenge, using 3 P's in giving, purposely, proportionately, progressively, for 6 months straight. 6 months straight. Subukan nyo lang. No, purposely, proportionately, progressively, dire-diretso lang. No, subukan nyo lang mag-tithes sa Panginoon. Magbigay ng offering sa Panginoon. If nothing happens, here's the deal. If nothing happens, we will give you a full refund. Sa awa po ng Diyos, wala naman bumalik at tumingin ng full refund. Because they were able to experience yung blessing wala sa Panginoon. At even yung church namin, no, never kami naging negative sa fund. Nabili namin yung dapat namin nabili mga gamit. Nakatulong kami sa ibang churches sa Pilipinas. Nakatulong kami sa ibang missionaries. Napalaganap namin yung salita ng Diyos. Nagawa namin yung purpose namin. No, ibig sabihin, there's blessing after you give a certain blessing. Alam nyo, ingatan nyo lang yung tinatawag na double jeopardy. Eto nga, since hindi mo naiintindihan, no, nagbigay ka ng malungkot ka. Okay, malungkot ka na. First aray. Second aray, nabawasan pa pera mo. Pangatlong aray, wala ka pang reward ng God. No, puro talo. So dapat pag magbibigay ka, masaya ka, naiintindihan mo. No? At isipin mo, hindi nababawasan yung pera mo. Kung hindi, ibinabalik mo yung hindi naman talaga sa'yo sa Panginoon yun. At mag-expect ka na ibabalik pa sa'yo in 100 or 1,000 folds. No? At mag-expect ka nga ng reward mula sa Panginoon.
para puro panalo, hindi talo. So balikan lang natin. Philippians 4:19. My God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus, including salvation. Ibibigay niya yan. Bakit? Alam niyo, grace is free. Diba? Salvation is free. Manifestation po of your faith is the life you are living now. Importante po na maintindihan natin na nung sinabi ni Paul na my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus, he's not only talking about money. No? Everything that you need, no? Ibibigay niya sa inyo. No? Pati nga yung salvation, binigay niya. Yung grace-free, binigay niya. Alam mo yan, halos lahat na kung di ka pa naman matuwa sa Diyos na ito na napakabait. Kaya nga, manifestation of your faith is the life you are living now. Kaya i-check po natin, paano ko ba pinamumuhay yung buhay Kristiyano ko? Let me end with this story. No, as I end, share ko lang sa inyo yung story na ito. There were two friends na walking near Times Square in Manhattan nung wala pang COVID. It was during the noon lunch hour and the streets were filled with people. Cars were honking their horns, taxis were squealing around corners, sirens were wailing. Alam niyo naman, typical New York, and the sounds of the city were almost deafening. Nakabingi. Suddenly, one of them said, "What an interesting place to hear a cricket." His friend said, "You must be crazy. You couldn't possibly hear a cricket in all of this noise." "No, I'm sure of it," his friend said. "I hear a cricket." "That's crazy," said his friend. The man who had heard the cricket listened carefully for a moment and then walked across the street to a big cement planter where some shrubs were growing. He looked into the bushes beneath the branches, and sure enough, he located a small cricket. "What?" His friend was utterly amazed. "That's incredible," said his friend. "You must have a superhuman ears." "Nope," said the man who heard the cricket. "My ears are no different from yours. It all depends on what you're listening for." "But that can't be," said the friend. "I could never hear a cricket in this noise." "Yes, it's true," came the reply. "It depends on what is really important to you. Here, let me show you." He reached into his pocket, pulled out a few coins, and discreetly dropped them on the sidewalk. And then, with the noise of the crowded street still blaring in their ears, they noticed every head within 20 feet turn and look to see if the money that tinkled on the pavement was theirs. "See what I mean?" asked the man who had heard the cricket. "It all depends on what's important to you." Ayan, mga kapatid, ang tanong ko sa inyo, what is important to you? Sa Panginoon, importante ka. Kaya nga sabi sa 1 John 4:10, "This is love." Ito ang tunay na pag-ibig. Not that we loved God, but that He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. Siya po, marunong siyang magbigay. He is a cheerful giver. He is a generous giver. His name is Jesus. Kung siya ang tatanungin, "Jesus, what is important to you?" Ang sagot niya, "Ikaw." Dahil binigay niya ang buhay niya para sa iyo. Tayo po, ano pwedeng ibigay natin sa Panginoon? Alam niyo po ang susi sa prosperity? God loves a cheerful giver. Sabi sa 2 Corinthians 9:6, "Remember this, whoever sows sparingly
will also reap sparingly. And whoever sows generously will also reap generously. Para po doon sa mga members ng church namin at mga attendees, it's been a while na hindi tayo nagbibigay ng tithes and offering because of this pandemic problem. We encourage you na let's give kung ano yung para sa Panginoon. It's not about the amount. It's about yung heart natin. No? Alam natin yun kung ano yung para sa Kanya. Hindi niyo po ito binibigay sa leaders or sa pastors or whatever. Binibigay niyo po ito sa ministry para po mas marami pa po marating ang gospel ng Panginoon. Kaya po, kung gusto natin buksan yung susi ng prosperity, let's be all a cheerful giver. Let us pray. Heavenly Father, we thank you for reminding us that living a generous life is a lifestyle that we emulate from you, Lord. You are generous. You are a cheerful giver. You even gave your life for us. Thank you, Lord God, for teaching us how to prioritize, what to prioritize, what is the key to prosperity, and that giving is an act of worship. It is a heart issue. It's all about obedience, not about the amount of money. Lord, we asked that you give us an obedient heart to follow your command, Lord God, that it is better to give than to receive. That what we have, Lord God, this all came from you. And we just want to thank you, Lord God. We just want to express all our gratitude to you. Lord, I pray that you bless your people. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen and amen. God bless you. Maraming salamat po. Announcement lang, mamayang 7 o'clock, meron pong Zoom party. At magkikita-kita po tayo sa Zoom, lahat po ng members and attendees ng LA First Church of the Nazarene Filipino Congregation or Walk by Faith Church of the Nazarene. 7 o'clock sa Zoom. Kung gusto niyo pong ipahatid ang inyong mga tithes and offering para po lang doon sa mga members and attendees, meron po tayong Tithely. It's an online giving. For more information, just message our treasurer. Kung meron po siya pong magpadala ng check, just give it to our treasurer. Ibibigay niya po yung address kung saan niyo papadala or pwede niyo pong i-drop doon sa ating Wells Fargo account. So habang di pa po tayo nakikita-kita. Yun, we'll see you po mamayang 7 o'clock ng gabi with Pastor Manny. He will lead us. So maraming salamat po. Tandaan niyo po, we need to choose a life of overflow. We need to emulate Jesus the generous. Thank you very much. God bless you. And happy Sunday. Maraming salamat po.